Isang magandang araw mga kaibigan. Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo ng isang kapanapanabik tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang unang kabanata. Deb, congrats! Dean Lister ka! Nakita mo na ba yung naka-fall sa bulletin sa third floor? Excited na balita ng classmate na si Carla. Hindi pa dumarating ang kanilang professor sa first subject. Kaya may oras pa sila para magkwentuhan. Talaga? Thanks, Carla. Check ko mama yung vacant period natin. Tuwang sagot niya. She could not wait to break the news to her parents. She knew she would make them proud again. Galing mo, sis? Tatlo lang kayong medek student? Nakapasok ka pa? Carla added cheerfully. By the way, nag-aaya si Heidi. Guest daw ang Kalya Lily Band mamayang gabi sa Enrico's. Sama tayo para makapag-unwind din tayo. Clean pa naman. Hindi siya kailangang pilitin ng kaibigan. Debbie knew her friends well. Most of them were member of affluent families from different province. They were rich but disciplined. Kagaya na lang ni Carla na anak ng isang congressman sa Cagayan Valley. Napagkaisahan nilang magkita-kita na lang sa nasabing bar kinagabihan. Napahaba ang dapat sana ay naplang ni Debbie. Pasado alas 8 na siya nagising. Dali-dali siyang bumaba ng bahay upang maghapunan. Inabutan niya ang tiyahin at ang ate Criselda niya sa salas na nanonood ng Hollywood film. Tita, ate, lalabas po kami ngayon ni Hides at ni Carla. Sa Enrico's lang po yon, paalam niya. Sige, just eat your dinner first at pahatid ka na din mamaya sa ate mo. It's quiet late, sagot ng kanyang tita Donna sabay sulyap sa orasan na nakatayo malapit sa main door ng bahay. Sure tita, thanks po. Ate Chris, 30 minutes and I'm set, nakangiti niyang sabi sa kapatid. Pagkatapos ay tinungo na ang dining room ng bahay. Ate Chris, why don't you join us? Sige na, Saturday naman bukas. And besides, tapos na ang exam mo, hindi ba? Pilit niya sa kapatid. Criselda was 2 years, her senior and currently taking up BA Social Science at the University of the Philippines, Baguio. Her sister wanted to be a lawyer. Sa kanilang magkakapatid, ang ate Chris niya talaga ang mahilig magbasa ng serious book. May complete collection din ito ng novels ni John Grisham. They were opposite in some way. While Debbie was fun-loving and friendly, Criselda was serious and deep, and introvert. Pero mahal na mahal niya ang kanyang ate. Ito kasi ang tipo na kayang iksakripisyo ang lahat para sa mga nakababatang kapatid. No, Deb, but thanks all the same. More marathon kami ngayon ni Tita Donna. Iginilid nito ang sasakyan sa tapat ng Enrico's. We're here. Baba ka na. Tawagan mo ko mamaya para masundo kita, okay? Pinatakbo na nito ang kotse paalis. Nakangiti siya habang iniyahatid ng tanaw ang kapatid. Tanaw ni Brandon mula sa loob ng kotse na ginamit nila ng kapatid na si Heidi, ang babaeng nakatabi niya kaninang umaga sa jeep. Nasa loob na nga ng bar si Heidi kasama ang kaibigan nitong si Carla. Gusto niya munang magpahinga sa parking lot. Bukas ang bintana ng kotse. In a week time, he will be graduating from the PMA. Brandon Evangelista was the only son of business tycoon from Laguna. 4 years ago, he decided to join the Philippine Military Academy despite his mother's resistance. He could not blame his mother. She had always been very protective of him and his sister Heidi. Idagdag pa na marami itong naririnig tungkol sa kung gaano kahirap ang training sa naturang akademya. But he insisted. Good things his father ruled that Brandon could decide for himself.
It was not an easy road. He learned everything from the academy the hardest way, but it made him whole. He became his own person. He had his share of prestige and women. Perhaps it had something to do with the uniform. Pero hindi maikakaila na naka-uniforme man o hindi, madaming babae ang nahahaling sa kanya. Brandon possesses a gorgeous body. His tan complexion gave accent to his proud picture. Sa anggulo man tignan ang makatawag pansin ang kagapuhan ng binata. Muli niyang tinanaw ang babaeng bagong dating. Napakaganda nito. Hindi nito kailangang magtaas ng noo at magsuot ng diamante upang mahulaan na galing ito sa maharlikang angkan. It was written on the way she moved her head and carried herself. Natauhan siyang muli sa pagkakatitig sa dalaga nang kumilos ito para pumasok sa Enrico's. He hurriedly closed the car windows and got out of the car na para bang hindi pwedeng mawala sa paningin niya ang babaeng papunta sa loob ng bar. "Guys, till 11 lang ako ha," Debbie informed her friend and then took a sip of her Shirley Temple drink. "But why? Hindi ka ba pinayagan ni Tita Donna na magtagal?" maarteng tanong ni Jay. Classmate din nila ang lalaki. Sa loob ng klase ay seryoso ito at hindi mahalatang gay. Pero kapag ka sila-sila na lang ang magkakaibigan ang magkakasama, ay lumalabas na ang tunay na preference nito. "Pinayagan pero nakakahiya kay Ate Chris. Maghihintay yun sa tawag ko para masundo ako," paliwanag niya. Napakunot ang noon niya nang masulyapan ng lalaki na papalapit na sa pwesto nila. Biglang sumasal ang pintig ng kanyang puso. Ipinagpapasalamat niyang medyo madilim ang loob ng bar kung hindi ay baka mapansin ng mga kaibigan ang pagiging uneasy niya. At bakit hindi? Ito ang lalaki na katabi niya sa jeep kaninang umaga lang. Ang lalaking muntik nang makahalik sa kanya. "Guys, this is my brother Brandon. Siya yung sinasabi ko na graduating this March sa PMA. Tuloy-tuloy na pagpapakilala ni Heidi. Kuya, friends ko." Isa-isa silang ipinakilala ng dalaga sa kapatid nito. Nakangiti si Brandon at partikular na nakatutok ang mga mata nito sa kanya. Hindi niya magawang umiti sa pagkabigla. "So that explained the haircut and the P6. She gasps at the thought. Ano ba itong naiisip niya? Pati katawan ng lalaki ay napansin agad niya. Nagkakagusto na ba siya sa kapatid ni Heidi? Pinilit niyang umakto ng normal kahit madalas ay nahuhuli niyang nakatutok sa kanya ang tingin ni Brandon. Nagpaalam siya sa mga kaibigan ng malapit ng mag-alas 11. Nagulat siya nang tumayo si Brandon at magsalita. "Heidi, iyahatid ko ang kaibigan mo. Delikado kung magtataksi siya. It's too late." "No, thank you, my sister." Naputo lang sasabihin niya nang sumabat si Heidi. "Sis, kuya will drive you home. Harmless yan. Huwag kang mag-alala," biro nito. Tumango na lang siya at baka makahalata ang mga kaibigan sa pagkailang niya kay Brandon. Naglakad na siya ng palabas ng bar pagkatapos magpaalam sa mga kaibigan. Nayakap niya ang sarili nang maramdaman ang malamig na dampo ng hangin sa kanyang katawan. Lumingon siya upang tignan kung nakasunod na si Brandon. Muntik siyang matumba dahil nabunggo niya ang lalaki sa dibdib sa ginawang pagkilos. Napatawa ng malakas ang binata. "Huh! Lady! Careful!" Hinawakan siya nito sa likod upang hindi siya mawala ng balanse. Debbie felt good while being held by him. Pero lakas loob niyang tinanggal ang kamay nito at nagpatiuna papuntang parking lot. Sinundan ni Brandon si Debbie. Gusto niya ang kutusan ng sarili. Bakit hindi? Napakabata pa ng babae kahit na bamatangkad ito sa edad nito. Napabuntong hininga siya. He was already 22 years old. Debbie could be around 17, kaedad lang ni Heidi. Madami siyang nakaka-date sa tuwing nakakalabas ng akademya. May mga naging girlfriend din siya sa mga yun,
pero pinipili niya yung mga kaedad niya. Ngunit napakalakas ng dating sa kanya ni Debbie. And for the first time in his life, he wanted to pursue a girl who was a lot younger than him. Tahimik sila habang bumabiyahe. Walang imik na nagdadrive ang binata. Si Debbie ay nakatingin sa labas ng sasakyan. Nagsasalita lang ang dalaga kapag ka itinuturo. Ang liliko ang daan pauwi sa bahay ng tiyahin. Bubuksan na ni Debbie ang pinto ng kotse, ngunit hinawakan siya ni Brandon sa braso. Hindi iyon ang inaasahan ng dalaga, kaya napalingon siyang bigla rito. Isang pagkakamali. Ngayon ay malapit na ang mukha nila sa isa't isa. Tuluyang sinakop ng mga labi ni Brandon ang kanyang natural at mapupulang labi. Sa pagkabigla ay hindi pa nakapagprotesta si Debbie. Marahan ngunit madiin ang ginagawang pananaklay ng mga labi ng binata sa bibig niya. Napapikit siya habang pilit na pinapagana ang isip. These were her very kiss. Masayang masaya si Debbie habang inaayos ang kanyang mga gamit na inuwi sa Pampanga. Nagdesisyon siyang hindi na muna mag-e-enroll para sa summer class. Pati ang Ate Chris niya ay uuwi para makasama ang kanilang mga kapatid at mga magulang. Bukas na siya uuwi. Magkukumute na siya sapagkat nagbabaksyon ngayon ang kanilang family driver na si Mang Micor. Hindi nila pinayagan ang kanilang ama na mag-drive ng malayuan bilang pag-iingat na rin sa kalusugan nito. Nauna ng isang linggo ang bakasyon niya kaya hindi na niya hinihintay ang kanyang Ate Chris pa uwi sa kanila. Ate Chris, basta bukas gigisingin kita ng maaga ha. Marami kasing mag-uuwian, baka wala akong maupuan. Paalala niya sa kapatid na nahiga na sa kama. Ito ang maghahatid sa kanya sa terminal ng bus. Okay. Nakapikit na sagot nito. Natatawang tinunghaya ni Debbie ang nakatatandang kapatid. Mukhang manika ito sa sobrang haba ng mga pilikmata nito. Hindi ito kasing puti niya, ngunit hindi rin ito masasabing morena. They were almost of the same height, but Griselda's body was a knockout. She had a very slender figure with great curve, all the right places. Not that Debbie wasn't sexy, but she was more on the voluptuous side. It was not only once or twice that she had voiced out to her Ate Chris that she's rather have her sister, slim figure. Hindi niya ikinatuwa ang kanyang malulusog na dibdib. Iniisip niyang napakabata niya para sa hubog ng mga yon. Mas gusto niya ang katawan ng ate niya, pang supermodel. Debbie was not the bothered about her body. She just liked her sister figure better. Natapos rin siya sa pag-aayos ng gamit sa kanyang hindi kalakihang traveling bag. Hindi niya kinakalimutang unahin ang mga pasalubong sa kanyang mga magulang at kapatid. She took a half bath before finally going to sleep. Laking pasasalamat ni Debbie na kaagad siyang nakasakay sa paalis ng bus papuntang Maynila. Dadaan ang nasabing bus sa Dauma, Balacat, Pampanga kung saan siya susunduin ng ama. Mula sa nasabing terminal, 30 minuto hanggang 1 oras pa ang kanilang ibabiyahe papuntang Hacienda Villegas. Kasalukuyan niyang inaayos ang 2 traveling bag sa kanyang paanan nang maramdaman niya ang pagtabi ng isang pasahero sa kanya. Pag-angat niya ng paningin, ay muntik na siyang himatayin sa gulat. What are you doing here? Sinusundan mo ba ako? Sa pagkagitlang tanong niya sa pasaherong walang iba kundi si Brandon. Napakunot noo ang lalaki sa kanyang tanong. Why, Miss Villegas? Do you, by any chance, own this bus? He said with a lopsided smile. Of course not. I'm just surprised to see you here, ang taas noong sagot niya. Hindi na siya nagtaka kung paano nito nalaman ang kanyang apelido. At hinding-hindi niya ipapahalata rito ang bigla niyang pagka-conscious. Bumalik siya sa labas. Paglingon niya ay nasalubong niya muli ang nakatitig na mga mata ng binata. Nais niyang pamulahan ng muka, sapagkat sigurado siyang kanina pa ito nakatingin sa kanya. Parang nababasa nito ang kanyang mga naiisip. And when Brandon laughed softly, with merriment in his eyes, she could swear that he could guess her feelings. You brute!
Sa inis ay naitulak niya ang binata. Namunti ka ng mahulog sa kinauupuan kung hindi ito nakakapit ng upuan sa harapan nito. Too violent, Deb, kutsa nito. May nasabi ba akong masama? Natatawang umayos ito sa pagkakaupo. Amusement was still apparent of his face. Sa halip na sumagot ay nirapan niya ito. Humalikip-kip siya at tumingin sa kabilang direksyon. Bakit ba siya napipikon dito? Tama naman ang binata. Wala itong ginagawang masama sa kanya. Ano ba mayroon ng lalaking ito at nawawalan siya ng kontrol sa nadarama? At iyon ay buhat pa nung una silang nagkita. Napakalakas ang kanyang paghugot nang hininga sa naisip. Brandon looked adoringly at the woman beside him. He felt at home just by being with her. He felt warm at the thought she was also attracted to him, just as his warmth drew to her. Debbie could not deny it. Ah, Debbie, my sweet innocent girl. Hindi niya napigilang iangat ang kanyang kanang kamay upang hagurin ang buhok na tumatabing sa kaliwang pisngi ng dalaga. Nakatutok pa rin ang paningin nito sa labas ng bintana. Napaigtad ito at gulat na napatingin sa kanya. Bemusement was all over her face. Tumiki muna siya ng bagong lakas loob na kinabig sa dibdib ang nabiglang dalaga. They stayed that way until Debbie wriggled out of his arm. I'm sorry, Deb. Walang mahagilap na usal niya. Ikinulong niya ang mukha ng dalaga sa kanyang dalawang palad bago muling nagsalita. Deb, can I see you sometime soon? Napatitig si Debbie sa binata. Wala siyang maisip na isagot dito sapagkat kanina pa siya tila nawala ng lakas. Ang nais lamang niyang gawin ay namnamin ang bawat sandali na mga oras na yon. Nais niyang magtatalon sa tuwa kahit walang ibang sinasabi ang binata, kundi nais nitong makita sila sa malayo't madalit. Could it be that he felt the same way she did? She could only keep her finger crossed that his drop-dead gorgeous man was also attracted to her. Napailing siya. Sa mga naiisip, bigla niyang naalala ang kanyang ama at ang mga pangaral nito sa kanilang magkakapatid. She suddenly felt guilty. And to think that she was only 17 years old. Ang kanyang ate Chris ay hindi nag-i-entertain ang mga manliligaw. At talagang napakarami nitong tagahanga. Ikiniling niya ang mukha upang makawala sa pagkakakulong sa mga palad nito. I'm sorry, Brad, pero hindi pwede. I don't need to explain. Basta hindi pwede. Excuse me? Iyon lang at tumayo na siya upang lumapit o lumipat sa upuang malapit sa unahan ng bus. Natanaw niyang may bagong baba na pasahero. Hindi na pinigilan ni Brandon si Debbie, sinunda na lamang nito ng tingin ng dalaga. At least, she has her own endearment for me, he thought. He loved the way he called her Brad. Kasalukuyang nasa burulan ng hapong iyon ang mag-anak na Villegas. Nangangabayo sa parting kapatagan ang magkakapatid habang ang mag-asawang Antonio at Victoria ay nagbabarbecue ng marinade meat malapit sa malaking picnic blanket na nakalatag sa ilalim ng puno. 2 kilometro ang layo nito sa mansyon ng pamilya. Ang Hacienda Villegas ay isa sa pinakamalaking estado sa Southern Pampanga. May mahigit 100 tauhan ng Hacienda at ang mga pangunahing produkto nila ay kape at palay. Ang ibang pamilya ng mga manggagawa ay sa loob ng Hacienda naninirahan. May libreng pabahay at mabait na mag-asawang Villegas. Mahal na mga taga-Hacienda ang mga Villegas dahil sa kabutihang loob ng mga ito. Pati ang mga anak ng mga ito ay hindi rin kakikitaan ng katayugan ng pag-uugali. Tinawagan ni Don San Diego ang pangalawang anak mula sa Burol. Papa, ang masayang tugon ni Debbie. What can I do for my ever so handsome father? Napahigik-gik ng dagdag ng dalaga. Itinali nito ang kabayo sa sanga ng isang puno. May good news kami ng mama mo sa'yo, iha. Ana ng Don. Ano yun, Papa? Biglang namilog ang mga mata niya. Nang mapansin nakakaiba ang ngiti ng mga magulang. Ma? Pa? Don't tell me.
Nakangiting tumango ang Don at nakuha agad ni Debbie ang balitang nais iparating ng mga ito. Oh my God! Yun lang at nagtatalo na ng niyakap niya ang mga magulang na maluha-luha rin sa tuwa. Tumahog kagabi ang lola mo mula sa Amerika at pumayag na siya na doon mo ituloy ang pag-aaral mo ng pre-med hanggang med proper. Gaya ng hiling mo anak. Nakangiting paglilinaw ng kanyang inang napakaganda pa rin sa edad na 42. Thank you, Ma, Pa. I know that somehow you helped me convince Lola. I still can't believe it, Aniya. You'd better believe it now, Iha. Anyway, you really deserve it. Your Lola was impressed when you made it to the dean list on your first year. Malungkot na ang mukha ng papa niya ngayon. Ang hiling lamang namin ng mama mo, Debs, sana magpakabait ka doon. Alagaan mo ang sarili mo. Please don't fail us and your sister. Iba ang Amerika. Anak, sana lagi mong tatandaan. Malungkot na ang mukha ng papa niya ngayon. Ang hiling lang namin ng mama mo, Debs, sana magpakabait ka doon. Alagaan mo ang sarili mo. Please don't fail us and your sister. Iba ang Amerika, anak. Sana lagi mong tatandaan ang pangaral namin. Simula noong maliliit pa kayong magkakapatid. Sumungaw ang luha sa mga mata ng Don. Niyakap ni Debbie ang ama habang naglalambing na inihilig ang ulo sa balikat nito. Pa, tama na po. Nangangako po ako sa inyo ni Mama ngayon. I will never ever forget the values you instilled in me. Ako pa din po ang Debbie na anak nyo pagbalik ko. At saka, uuwi naman ako dito once a year, right? Nakangiti niyang dagdag. Naku, tama na nga yan. Baka magkaiyakan tayong lahat niyan. Iha, tawagin mo na ang mga kapatid mo at nang makapagmeryenda na tayo. Utos ni Doña Victoria. Ma, pa, may isa po pala akong hiling. Since hindi na ako mag-e-enroll sa Baguio this coming June, naalala niya. I'm not sure if you're let me pero nag-i-invite po kasi yung friend ko, si Heidi. Nakilala niyo na po siya noon nung umakyat po kayo ng Baguio. Yung taga Laguna po, di ba po kasi niya? Kasama po kami ng mga kaibigan niya sa Entourage. Sige na po pa, baka last time po na silang makasama ngayon kasi pupunta na ako ng New Jersey sa July. Please, Papa. Naglalambing niyang saad sa ama. Okay, Iha. Pero overnight lang, ha? At ipapahatid kita kay Mang Mikor pagtatapos ng Don. Tuwang-tuwa na agad siya na nag-text siya kay Heidi. Sa birthday na lang nito niya ibabalita sa mga kaibigan na paalis na siya papuntang Amerika. She felt a little sad at the thought. At dito na po nagtatapos ang unang bahagi ng aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking munting channel.